Today is day 60. Dalawang buwan na po simula nung itanim natin itong bagong binhi. TH82 Upland Hybrid Rice Variety dito po sa aking maliit na farm sa Kidapawan. Ito po ay isang personal project ko which I initiated but which has lately been adopted by Philrice US Seedworks and assisted and supported by the Mindanao Development Authority. And ito po ay malaking impact nito, although maliit na experiment. Malaki pong impact nito because for the first time, meron pong hybrid rice variety na pwedeng itanim sa upland. And masyado pong critical itong experiment na ito because if we are successful in this experiment, can you imagine kung ilan pong milyong hektarya ang mga lupain sa matataas na bahagi ng Mindanao? Mindanao, by the way, has almost 10 million hectares. Sabihin na lang natin na ang agricultural areas doon ang pwedeng mataniman is about, sabihin natin, mga 3 million. Can you imagine if we are able to plant about 500,000 hectares of underutilized or unutilized upland areas in Mindanao? And kung ano ang impact niyan sa ating rice production program and even poverty alleviation and food sufficiency. Ito po yung ating maliit na experimental farm which I started last May 27. And ang nangyayari po rito ay meron tayong ginawang irrigation system, yung ginaya natin yung fertigation system ng Israel, pressurized irrigation, sapagkat yan ang problema ng upland rice farming, tubig. So this is an off-season planting and malalaman natin kung magiging successful ito. Siguro naman successful, no? Sapagkat at day 60 ay ganito po ang tayo ng palay natin. Meron pong ilang dahon na manilaw-nilaw pero normal daw yan sa variety na ito, sabi nung taga Seedworks, and they have already applied fertilizer. But the importance of this experiment actually is in the fact that right now so many upland areas are not being planted to anything beneficial. So kung ma-discover natin to, can you imagine, sabi ko nga kanina, 500,000 hectares, mataniman lang once a year nitong hybrid seeds na ito. By the way, itong TH82 hybrid seeds in trials conducted in the lowlands, dry seeding, ay umabot po ng 10 metric tons ang kanilang production. 9 to 10 metric tons. So you can just imagine, kung halimbawa, maski walang pressurized irrigation, sasabay na lang sa traditional upland rice planting season yung ating mga farmers in Mindanao. You can just imagine, 500,000 hectares producing, palagay mo na lang maski 5 metric tons na lang, no? At 500,000 hectares, that's 2.5 million metric tons one season. And kapag giniling mo yan, kalahati ang recovery, 50%. That's 1.250,000 metric tons of milled rice. So you can just imagine the contribution of that program to our rice sufficiency objective. And more than that, it will actually ensure food sufficiency for our farmers in the upland areas. So we are expanding this. Meron na pong 11 sites all over Mindanao. And I'm still proposing that this be introduced in the islands of Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and other areas which are not traditional rice production areas. An experiment that could change the course of agriculture in Mindanao and in the whole country.